Dapat natutukan ang hinaing ng mga Pilipinong manggagawa sa panahon ng kalamidad. Ito ang iginiit ng trabaho party list na isusulong at tututukan ang pagbibigay ng calamity pay at iba pang pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino sa oras ng sakuna. Narito ang report ni Edniel Parosa. Isusulong ng trabaho party list sa Kongreso ang paghandog ng calamity pay at iba pang pamamaraan ng tulong sa panahon ng sakuna para sa mga Pilipinong manggagawa. Bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga manggagawa ngayong panahon ng kalamidad, iginiit ng trabaho party list na kailangan ng mga hakbang na ito para sa mga manggagawang pumapasok sa trabaho kahit bumabagyo o may ibang sakuna. Ayon kay Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, napapanahon ng ihamdog ang tulong na ito matapos makita ng bansa ang epekto ng patuloy na matinding pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at mga Karatig probinsya. Ito ay matapos maramdaman ng bansa ang hagupit na bagyong Emteng kasabay pa ng pag-ulamdar ng hanging habagat kahit pa bumabangon pa lamang ang iba sa epekto ng bagyong Karina noong nakaraang buwan. Dapat din umanong paalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga employers na alagaan ang seguridad at kapakanan ng mga manggagawa ngayong nararamdaman ang epekto ng nasabing mga bagyo. Ayon sa Labor Advisory No. 17 Series of 2022, ang mga manggagawang nagtatrabaho na hindi bababa sa 6 oras bago masuspindi ang trabaho ay dapat makatanggap ng buong sahod sa naturang araw. Paalala ng trabaho party list, kung bababa naman sa 6 oras ang trabaho, ang empleyado ay makatatanggap ng proportionate wage na nakabatay kung ilang oras siya nagtrabaho. Ngunit kung hindi man makapasok sa hanap buhay ang manggagawa, maaaring di siya makatanggap ng sahod sa naturang araw, pero di ito pwedeng maging rason upang sila ay maparusahan ang administratibong kaso sa kanyang kumpanya. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.